All right. Good evening. Good evening. It's 8:15, Monday, January 9, 2023. Our first ever, for the year. First day pala. First day of the day one of our 5-day prayer and fasting week. It's our annual prayer and fasting event. So let's start. So welcome. So we had our praise report and prayer request. So if you still have any other praise report or prayer request, just unmute yourself. Or if not, just please keep unmuted tayo so that we can go on with our devotion for tonight. All right, sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos as we reflect sa Word of God. Let's start with the first verse. Kindly read it. Sister Faith, kindly read James 5:16. James 5:16. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. The prayer of a righteous person is very powerful in its effect. Yep. The very reason why then a lot of people goes to their priest or pastors or imam or, any spiritual leader and asked for prayer because they deem them as a righteous person, So they are trusted, they are respected. So they go to them for prayer request, right? Here in what James is trying to explain to us is that going to a righteous person in a sense that a fellow believer, not necessarily a pastor or just a fellow believer who you deem as a righteous, whoever is righteous, when you pray to God, the Lord will hear your prayer because nasa dulo ng dila ko eh. Nasisiyahan siya sa iyo. Kumbaga, kinasisiyahan ka ng Diyos, no? Kumbaga, paano naman yung confess your sins to one another? Since the word righteous was mentioned dun sa latter part ng verse, no? Obviously, you go to a righteous person when you confess your sins. Ibig sabihin, that person is you trusted person. Not necessarily just go to anybody and confess your sins, all right? So it helped kasi this pertaining doon sa ating community, as a church, parang ganun. So why are we talking about this? Again, let's look at the second verse. Second verse, okay. Brother Aldrin, kindly read the second verse. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Mm-hmm. So this was written by Paul, pertaining na everybody sinned, even Mother Mary sinned, except for Jesus. No? So all of us are sinners. So why are we talking about this? No? So good evening, Allison. Good evening, Anaya. So let's start with this. Okay. It says here, in humility, value others above yourself. Okay. I just can't wait. Mute muna natin yung ating mga
So in humility, value others above yourself. Philippians 3. All right. So in humility, value others above yourselves. Philippians 2, 3. So I'd like to share to you a story written by, I forgot his name. Pero this was a devotional, you know, written by that person na nakita ko. So sabi dito, have you ever met people who were proud or stubborn? Were you able to meet a certain person like this na sa buhay niyo? Have you noticed that they have a hard time saying, I'm sorry, or please forgive me, I was wrong? Why is it so hard to say, I'm sorry, and please forgive me? No. When people are stubborn, people are proud, no, they're having a hard time saying, I'm sorry, or please forgive me. I believe, no, sabi nung writer, it has a lot to do with false pride and insecurity. Insecure people do their best to protect their fragile egos. Their self-worth is often based on performance, titles, or possessions. False pride is built on things that will pass away and by comparing ourselves to others. Healthy people are at peace with themselves. They accept their weaknesses and strengths. A Christian has the best opportunity to be healthy because he or she is unconditionally accepted by God. Do you know you are unconditionally accepted by God? That is a core truth you can claim and internalize. Can you repeat after me? No, sabi dito, I am unconditionally accepted and loved by God. Wow, ganda yun. Another truth that will help your emotional health is to ask for forgiveness from others. Shame and guilt are subconscious time bombs that can only be diffused by this form of humility. Wow, beautifully written. The Bible says, binasa natin kanina, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is a powerful and effective. Now, that's the very reason why every Sunday, I think we're the only church every Sunday during an altar call, we ask the people to pray for one another. I made a list of people I hurt, sabi niya. I found them and asked them to forgive me. I admitted my faults and made amends. These steps healed me and freed me from my past and the charade of self-protection. The Bible says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. I'd love for you to try this lifestyle of humility. Make a list of your wrongs and start making some phone calls or visits. Be humble, admit you were wrong, and ask people to forgive you. Asking for forgiveness will not make you feel inferior. It will free you to fly higher and be the real you. So, wow. Ngayon, tatanungin ko kayo. Our devotional for tonight is about forgiveness. No? Ganda nung sinulat eh, nung writer. So, how about you guys? Were there a time in your life ba na you had a hard time forgiving a person? A person who hurt your feelings or probably hurt you physically
or you know, somebody that you feel like you don't want to see anymore. You know, you have a hard time. You had a hard time forgiving that person. Anybody wants to share? Who else is here? Good evening, Sister Janet. Good evening, Brother Manuel. Good evening, Mark and Anneli. All right. Who wants to share about our devotion for tonight? So our topic for tonight is about forgiveness. Nakakilala na ba kayo daw ng tao na proud or stubborn? No? Napansin niyo ba? Have you noticed that that person is having a hard time saying, sorry po, or please forgive me, I was wrong. Diba? So, bakit? Why is it so hard for that person to say, I'm sorry, or forgive me? Why do you think so? Anybody? If you wish to answer, just unmute your, you know. Anybody? Pastor, hello. Nawala yata ako. Sorry ah. Pastor, yung tanong po namin, yung ano tayo po ba yung magsasorry, magpo-forgive o yung tao po na ano? Na, tayo. Tayo yung magpo-forgive. No. Tayo po. Yeah. Why is it so hard for us no na to forgive other people? Why do you think so? Mahirap po mag-forgive kasi po ano, sobrang sakit, parang we were robbed of something, parang may kinuha po sa atin eh. It's either time or binigyan po tayo ng pain. So parang hirap po i-forgive. Mm-hmm. So parang mahirap po. Are we saying na you... Mismo kahit na matagal na... Yeah. Hi, Natnat. Hello. Ayan. So, am I back? No, wala ako eh. Sorry ah. Hello. Epo, okay na po, Pastor. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Yan po, Pastor. Mendala wala po kayo. Okay na?
Ah po, minsan po nagpe-freeze po kayo, Pastor. Okay. So, ayun, my question is, are we saying na yung forgive and forget is, kumbaga, a bad idea? Diba? Narinig nyo na ba yung forgive and forget? May kanta pa yun. Si Sharon Cuneta. Diba? Is that possible to forgive and forget? Is that advisable, forgiving and forgetting? What do you think, guys? Siguro po, Pastor, with God's grace, it's possible. Mm-hmm. But by your own strength, parang imposible po eh. Mm-hmm. So, halimbawa, may gumawa sa atin ng mali. Somebody made us wrong, no? And we decided na just to forgive and forget. But since we forget, no, yung what he or she did wrong, we or as we try to forget it, ang problema, what if that person committed again yung wrong na yun? So applicable ba talaga yung forgive and forget? What do you think, guys? Ano bang sa palagay niyo din? Ang mga kamukha ni Noel si ano, Nathan, no? Ako ba, Pastor? Right. Minsan po sasabihin natin sa mga taong nakagawa sa atin ng mga pagkakasala na napatawad na po natin sila, pero minsan po kahit sabihin po natin we can say na oh, I forgive you, pero yung forget po minsan hindi po kasunod yun. Mm-hmm. Siguro po dahil po may resentment pa rin po ang puso natin sa pagpapatawad na completely po, inahanap din po natin sa kanila yung makita po na totoo po silang nagsisisi at bumabawi po. Yun po sa akin. Mm-hmm. So, what we are saying is that we need to see them in repentance talaga. Na, pag sinabi kasing repentance, hindi lang yung umiyak, humingi ng tawad, but may pagbabago. Diba? Dapat ganun yung repentance. No? Parang sa Panginoon, meron tayong pagbabago. Parang ganun. So, are we saying ba na as we forgive, forget about not necessarily what happened, but forget yung pain, no? As we forgive, but we must also learn from that situation so that okay, hindi naman tayo paulit-ulit sinasaktan. Diba? Kailangan din po siguro na mag-heal din po tayo sa puso natin. Amen. Para sabi po natin na completely po na makapag-forgive po tayo. Kasi po, process din po yun sa atin. Kasi po, kung atin pong sasabihin na, oh, I forgive you po, tapos po, minsan nakakagawa pa rin po sila ng mali sa atin, then babalik po yung dating or parang pumapatong lang po yung pain. Hmm. And then babalik na naman po. Sali po na nakapagpatawad po tayo at makapag go on po tayo sa buhay natin. Kasama po sila na maluwag po sa ating damdamin. Na minsan po patuloy pong bumabalik kasi po nakikita niyo po na sinasaktan pa rin, nasasaktan pa rin po tayo. Mm-hmm. Sabi ni Aldrin, ang ganda na sinabi niya na by the grace of God, no, we can forgive. No. Kasi lalo na for our culture, we grew up, 'di ba? Listening to radios, no. Siguro during the 70s, no, drama radios, the soap operas, the movies, Filipino movies about hatred, no, may inapi, tapos babangon ako, sasabunutan kita, ay, babangon ako, babangon ako, tudurugin kita or something gano'n, no. Basta something na inapi, naghirap, yumaman, nagpaganda, tapos gagante, something gano'n. Even sa mga action films, di ba? Inapi, tapos nag-practice bumaril, and then gagante. Diba? Parang ganun palagi. Inape,
kailangan ko mantik. Parang ganun. So with our society, no, ganun din, no. May ganitong pamilya na mayaman and then became a leader of a province or of the nation, and eventually toppled down by another family, kumante. So parang ganun, no? Yung message sa atin, lumalaki tayo na. It's all about unforgiveness, no? But the Bible is a different story. It's a story about forgiveness. So saan natin ipa-pattern? Sa cultural Pinoy ba? Or are we going to pattern our forgiveness sa biblical principle? Because for Jesus, no, when he was crucified on the cross, when he was murdered, no, he was hiniya siya, hinubaran siya, everything. But still, forgiveness ang namumutawi sa bibig niya. Di ba? So from the yung forgiveness very consistent sa kanya. From the time he was ministering for 3 years, no, he forgave a lot of people. Lagi niya sinasabi, bago niya sabihing, you are healed, I forgive you, and then you are healed. Diba? Lagi niya sinasabi yun. So, kumbaga, it's a lifestyle of Jesus to forgive. Diba? Pero ang tanong, why is it so hard, no? For yung nakakaraming tao sa mundo, why is it our world today is enveloped with bitterness, di ba? Why is it so many na false pride, insecurity, no? Kasi sabi kanina nung writer, insecure people do their best to protect their fragile egos, no? So, kumbaga, yung self-worth daw nila ay based, no, sa performance, titles, possessions. False pride is built on things that will pass away and by comparing ourselves to others. The reason why na hindi unforgiving yung tao, no, kasi merong may tinatawag na ego, no, yung kanilang fragile ego. Kumbaga, sarili ang iniisip. In fact, sa cultural Pinoy din, sa kultura natin, mapapansin nyo na masyado tayong what do you call this? We are so into parang we categorize people. What I like about when I came here in the States is that a rich person and a poor person can dine in together in one restaurant. You won't even notice who's driving, no, sa freeway. Kasi same person, a rich person or poor person are driving the same both cars, parehas lang. Di ba? Dining in the same restaurant. That will never happen in the Philippines. We always love to categorize who are the elite, who are the class A, class B, class C, class D. No, we always categorize. No, for example, you bring somebody na who's courting you, and you want, and you try to, ipinakilala sa parents mo. No, ang unang tanong agad ng parents na Pinoy, nakapagtapos ba yan? Okay, yan. Saan nag-aaral yan? Di ba? O kaya, ano ba ang trabaho niyan? Di ba? Mga ganun, di ba? So, lagi nating kinakategorize, no? Or kapag mas mababa ang uri ng pamumuhay, parang hindi pinapansin. Kapag mayaman, kahit na hindi maganda ang pamumuhay, parang yun yung nabibigyan ng attention. Parang ganun, no? Kasi that's our culture, no? Somehow, meron din naman ganun sa States, di ba? Dito naman yung systemic racism, yung mga madami rin naman dito na problema. Hindi lang sa atin, no? Kumbaga, sabi dito, false pride is built on things that will pass away and by comparing ourselves to others, no? So that's why, yung tao kasi, nagkakategorize, no? Kung sino yung mababa at saka mataas.
No, parang ganun din kung sino yung pangit at maganda. No, kasi lahat naman tayo maganda at pogi. Kasi hindi naman gagawa ang Diyos na in the likeness of His image ng pangit. Siyempre, eh, kamukha niya dapat. Ibig sabihin nun, maganda yun. Pero since tayo, mga tao, tayo nagkakategorize na kapag ka maputi, mas maganda. Pag matangos ang ilong, mas maganda. Pag mas matangkad, mas magwapo. Parang baga tayo kasi yung nagkakategorize. No? Tayo nagdi-discriminate. No? Parang gano'n. May binanggit yung nagsulat ng devotion na healthy people daw are at peace with themselves. Ayan. They accept their weaknesses at saka mga strengths. A Christian has the best opportunity to be healthy because he or she is unconditionally accepted by God. Yan. Anong difference? Matanong ko kayo. Anong difference na nung naging Kristiyano ka, na alam mo, you are baga unconditionally accepted by God. Alam mo na madumi ka, magulong buhay mo, ano yun, baliw ka dati, ang dami mong ginagawa mali. Tapos, sabi ng Diyos, mahal kita, yayakapin kita, welcome to my family. Diba? I gave up my life for you. So that's unconditional love, right? Since alam mo na unconditionally accepted ka ni Lord, ano naging difference ng dati mong pagiging mapanuri, dati mong hindi ka marunong magpatawad, no? And then when you learn about the forgiveness lifestyle ni Jesus, anong epekto sa iyo, no? Now, what is the difference from the old you to the new you? Yeah. Anybody wants to answer, just unmute your anybody? O masyado ba kayong nagutom dahil anybody wants to answer? Tom. Ako po, Pastor. Right. Yung sa papa ko po. I know, dati po kasi, nung hindi ko pa nakikilala si God, nung naghalat ako sa papa ko, sinabihan ko sila nung babae niya na hanggang impyerno, hahatakin ko paan ninyo. Mm-hmm. Talagang inaway ko sila sa opisina. Mm-hmm. So, napansin ko yung time na yun na galit ako. Hindi naging maayos yung buhay namin. Walang peace of mind. Tapos, magulo talaga. As in, sobrang gulo talaga. Na hindi ko alam kung bakit ganun kagulo talaga. Pero ngayong nakilala ko na po si God, tapos natuto na ako magpatawad sa papa ko bago siya namatay. Mas naging smooth po ngayon at naging mas maayos yung buhay namin. Tapos yung mama ko naging Christian pa po. Kaya yun po yung talagang magandang nangyari po talaga. Ba't ganun ang resulta ng unforgiveness at bitterness? Magulo at masalumuot na buhay. Kasi sa dami ko nakita, nadinig ng mga testimony sa churches, lagi yun. Kumbaga, pwede na nga akong gumawa ng I therefore conclude kapag ka magulo, kapag may unforgiveness ka sa heart mo, may bitterness, equals to masalimuot na buhay. Lagi siya eh. Lagi ko siya nadidinig eh. Kumbaga, parang automatic. Tapos pagka naman binago ka ng Diyos, tapos nagbago na yung disposition mo sa buhay, di ba? Sumunod ka na sa Kanya, it parang automatic din na everything went smoothly, na alam niyo, parang life is more, kumbaga, enjoyable kaysa dati, di ba? So ano yung formula doon? Di ba? Bakit kaya? Di ba? Alam niyo ba na kapag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka pupunta sa langit? No, kumbaga, it's a biblical principle. So, importante matutunan natin ang pagpapatawad. Kasi tayo, pinatawad tayo. Di ba? May magandang parable, di ba? Halimbawa, yung sinabi na nangutang ka halimbawa ng 100 pesos kay Kuya Manuel. Di ba? Tapos sabi ni, nangutang naman sa iyo,
si Sister Darren, no, ng 10 pesos. Tapos sabi ni Kuya Manuel, oh, kalimutan mo na yung utang mo sa akin na 100 pesos. Tapos ikaw naman, araw-araw kinukulit mo si Sister Darren na bayaran ka ng 10 pesos. 'Di ba? Ikaw pinatawad pero ikaw hindi ka makapagpatawad. That person daw hindi makapasok sa kingdom of God. So it's very important, no, to learn about forgiveness, no, kasi ang pagpapatawad ay nakakapagpalaya, no, sa atin sa kulungan ng bitterness, di ba? How about the others, no? Ano masasabi niyo doon? Thank you for sharing, Sister Jasmine. At we're so happy and glad na you learned about forgiveness. Diba? Saka sarap ng ano, no, feeling na parang bang may nakadagan sa dibdib mo. Tapos yung nagpatawad ka, parang nawala. Diba? Teka, paano ba magpatawad? Ang pagpapatawad, sabi, you keep no records of wrong. Ayan. O, limbawa, may ginawang mali sa akin si Allison. No? Tapos sabi ko kay Allison, o Allison, I forgive you. Tapos may time na nainis ako kay Allison. Tapos sasabihin ko kay Allison, hoy Allison, na nakakainis ka. Remember no 1984, etong ginawa mo. Di ba? Tapos no 1998, eto na naman yung ginawa mo. So, ayun, kumbaga, sinabi mo lang na pinatawad mo si Allison. Pero hindi ka talaga nagpatawad kasi hindi mo malimut-limutan lahat. You keep no records of wrong. Diba? Iba yun doon sa wag mong kalimutan para hindi ka maisahan ulit. Pero iba rin naman yung you keep no records of wrong. Ibig sabihin, pag pinatawad mo na, parang listahan sa utang ng tindahan, since bayad na, tapon mo na. Huwag mo nang ulit-ulitin. Na, no 1985, pumili ka ng corned beef, di mo binayaran. So you keep no records of wrong. Right? So how about the others? No, anong masasabi natin about forgiveness or any experience, no, na ikaw mismo na experience mo about forgiving others? Anybody? Go ahead, Mark and Analu. Go ahead. Pastor Jeff, I agree po with Brother Aldrin na forgiveness comes in grace. And I also believe that, di ba, being happy is a choice. Mm-hmm. Loving someone is a choice. Mm-hmm. And I also believe na forgiving someone is a choice. Mm-hmm. It's one's choice. And it's your choice also to free yourself from the bitterness, from yes. the anger, from all of that. And if that person choose to do you wrong again, kasi for me, if the person choose to do me wrong again, hindi ko na po, parang for me, it's not my loss. Eh. Yes. It's hurtful. It's hurtful. Siyempre, nandun po yung betrayal. Hurtful. Kasi nag-trust ka ulit. But it's not, hindi ko na, I tried. I forgave. I tried. Pero hindi ko na po yun sagutin kay Lord. You know? Kasi I did my part. And I'll still continue to pray for the person kasi kawawa din yung the other person, di ba ho? Kasi actually mas kawawa po siya kasi siya yung gumawa ulit ng mali eh. But I just think it's a choice to free yourself. Yep, I agree. Everything is a choice, no? And sa pagpapatawad kasi tama yun. Mas kawawa yung tao na paulit-ulit na ginagawa yung mali. Pero we need to also be, kumbaga,
tandaan natin na hindi naman tayo magpapatawad to be a, what do you call this, a doormat, no? Na paulit-ulit lang tayong inaapakan, di ba? Halimbawa, merong nandaya sa akin, halimbawa. Kinuha niya yung lupa ko, halimbawa. Tapos, since mabait ako, pinatawad ko. And then the following year, ginawa niya na naman. Yung kabilang lupa ko naman ang kinuha niya. Kasama na yung bahay, di ba? So, we need to learn from our, yung mga experiences. And yes, magpatawad tayo bilang mga Kristiyano. Pero, hindi rin tayo dapat paulit-ulit na nagiging biktima. Di ba? So, we must make a stand na hanggang dito lang. Di ba? Kumbaga, nagtiwala ako sa'yo, niloko mo ko, pero may hangganan yan. Di ba? Hindi palaging Pasko. Kasi, kumbaga, ang sinasabi, pag nagpatawad ka, di ba? Infinite, di ba? Ano yun na sa Bible? 7 times something, di ba? Ibig sabihin na... 70 times 7, Pastor. Yes, infinite. Di ba? Ibig sabihin, walang katapusan. Yeah, totoo yun. Dapat, walang katapusan. No? Kasi ganun magpatawad ang Diyos. Eh, no? Pero siyempre, dapat yung pinatawad natin ay natututo naman doon sa kanyang ginawang mali. Kasi pag paulit-ulit din, eh, hindi naman worth ng time and effort natin. Di ba? Kasi siyempre, gusto natin maayos at umayos din yung tao niyan. Kasi nga kawawa naman, di ba? Kasi nabawa, lagi siyang nangungutang sa akin, di ba? Dinaya niya na ako sa lupa, tapos dinaya niya pa ako sa bahay, dinaya niya pa ako sa negosyo. So parang unfair naman yun sa akin, di ba? So sabi ng Biblia, huwag tayong mag-harbor ng bitterness towards a person, pero huwag din naman tayong paloko ng paloko, di ba? Kasi mali na rin on our part pag palagi tayong niloloko, di ba? Pero in terms of pagpapatawad, yes, patawarin natin, di ba? Kumbaga, gayahin natin si Hosea. Di ba? Alam niyo ba yung story ni Hosea? No? Nagpakasal siya sa isang prostitute na sasama sa lalaki, tapos kukunin niya, tapos babalik sa kanya, tapos sasama na naman sa ibang lalaki. Di ba? Masakit yun, di ba? Tapos kukunin niya, tapos sasama na naman sa ibang lalaki. Di ba? Kumbaga, ang sabi ng Panginoon, that's how I love Israel. No, Israel keeps on prostituting itself, no. Israel love another kumbaga God than me, pero pagbabalik siya mamahalin ko uli siya, di ba? No, ganun tayo, papatawad tayo. No, pero in a point, sa point naman na kumbaga ulit-ulit lang, no. Eh syempre, we can put a stop. It's a choice for us. Parang ganun. Pero kapag ang tao nagbabago, let's give the person a chance, di ba? Yun ang pagiging Kristiyano. How about the others? Thank you, Sister Annelou. How about the others? Sabi dito, no, shame and guilt are subconscious time bombs that can only be diffused by this form of humility, no? Baga, another truth that will help your emotional health is to ask for forgiveness from others. No? How about nga naman tayo naman lumagay sa nagkamali. Tayo yung nagkamali, di ba? Kasi pinag-usapan natin kanina, yung nagkamali sa atin, pero kung tayo yung nagkamali, di ba? Paano tayo, no? Hihingi ng tawad para di ba tayo ng mga proud and stubborn na alam mo yun, puro tinitingnan lang yung ego natin, or pwede nating isantabi yung ego natin. What do you think, guys? Isang bagay na inaangaan ko kay Manny Pacquiao is that when he got born again, turn around talaga siya, 180. Kasi naalala ko yung story niya na ano eh. Kasi sabongero yan eh, madaming panabong. No? Kasi ang panabong, mamahaling manok yan. It costs thousands of pesos ang halaga na bawat panabong. So, ang dami niyang panabong ginawa niya. Pinaprito niya lahat. Pinakain niya sa mga tauhan niya. No, kumbaga, ayaw niya na magsabong. Tapos, mag-stop na siya. Siya, umino, talagang turn around, no?
bakit ako hanga sa kanya? No, kasi bakit ako mas hanga sa kanya kaysa sa isang halimbawa kriminal na snatcher sa Quiapo, tapos nakapatay, tapos nakulong, tapos na born again sa kulungan, then nag-turn around din ang buhay sa ano. Mas hanga ako kay Manny Pacquiao kasi kung ako kriminal, tapos nakapatay, nakakulong ako sa Quiapo City Jail or whatever, sa Manila City Jail, tapos mahirap lang ako, eh talagang kahit sinong savior, tatanggapin ko eh. Kasi wala naman akong pupuntahan eh. Walang-wala ako eh. Diba? Wala akong ibang choice in a sense. No? Well, may choice akong iba, magpakawalang ya. Pero, kumbaga, magandang offer na to binibigay sa akin ng Lord. Kukunin ko yan, di ba? Mas madali para sa akin kumpara sa isang napakayaman, napakasikat, di ba? Madaming pera at napaka-influential. And then sabihin mo na hindi mahalaga sa akin to, mas mahalaga si Kristo. Doon ako hanga. Di ba? Kasi madali kasi pag wala ka naman. Pero yung meron ka, kasi sabi sa Biblia, yung mga proud, yung mga matatalino, yung mga magagaling, yung mga mayayaman, mahirap yan makapasok sa Kingdom of God. No? Para kang papasok sa butas ng karayom niyan. Para mabuti pa daw, makakalusot pa daw yung camel sa eye of the needle. Pero yung mayaman, mahirapan. Kasi nga, punong-puno ka ng sarili mo, you feel like na ikaw yung Diyos. Diba? Kaya pag ang isang mayaman, influential, matalino and everything, nag-decide to follow Jesus, mabigat yun. Kumbaga, kahanga-hanga yun. Kasi if you remember yung rich person, lapitan niya si Jesus, no? Young rich person, sabi niya, Lord, anong gagawin ko para makapunta sa heaven? Sabi ni Jesus, sell everything, follow me. Ang sabi din sa Bible, and the young man, hindi na uli nakita. Ibig sabihin, hindi na bumalik. Pinili niya yung kayamanan niya. Kasi nga, ang hirap ng choice. Diba? Ngayon, kung dinescribe doon, the poor man, parang andali. Kasi pag sinabing sell everything, halos wala ka naman bibenta dahil wala ka naman. Diba? Parang mas madali yung kanyang desisyon. No? Pero sa isang napakayaman, mahirap. Diba? Kumbaga, believe ako doon sa mga tao na self-made, mayaman, matalino, na madaming jumudyos sa kanila, halos nakataas na sila sa pedestal, no? Tapos nag-decide to follow Jesus and leave everything behind? Oh, that is something. Kumbaga, diba? That is humility. No? If we're talking about humility, no? The Bible says, ano sabi ng Biblia? Confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So, sa forgiveness, we need to confess our sins, no? Confess our sins to God and go to the person na nasaktan mo. Nagawa niyo na ba 'yon? How about you guys? Nagawa niyo na ba 'yon? Nakapag-ask na ba kayo ng forgiveness sa tao na alam niyong nasaktan niyo? No? At anong reaction niya? At anong pakiramdam mo habang nagde-decide ka na gagawin mo yun? Anybody wants to share? O, ikaw daw ulit, Jasmine. Sabi ko mo, Pastor, ako po nagsasorry kahit kasalanan niya. Alam mo, ano yung pangalan ni ano, si Amber ba yun? Si Amber, yung ex-wife ni ano? Pangalan nun? Ex-wife ni... Pangalan ni ano? Si Johnny Depp. No? Amber Heard po. Si Amber Heard. Sa history daw ng mankind, si Amber Heard lang daw ang natalo sa asawang lalaki sa argumento. So asa ka pa pag nakipag-argumento ka sa asawa mo ba? Nakita kong joke sa Facebook eh. About the others, na-experience mo na ba na lumapit at tumingin ng tawad sa isang tao? Na-experience mo na ba? Anong experience mo? Paano ka nag-decide na, sige, lalapit ako, hingi ako ng tawad
sa tao na to. Sabi kasi ni Lord, yung tipong inudyokan ka ng Holy Spirit na humingi ng tawad. Sister Faith, how about you? Nagbakas ka ng ano? Feeling ko, sasagot ka. Yan. Oh, sige po, sasagot po ako. No, syempre sa start po, kasi mararamdaman naman natin pag kinoconvict tayo ng Holy Spirit eh. Na, oh, mag-sorry ka. Ganyan. Mali yung ginawa mo. So parang, ako po honestly, recently, kasi ngayon ko mas natututunan paano mag-sorry ng tama. Mm-hmm. Yung paano sorry ba? Na... Paano man tama pag-sorry? yung walang excuses talaga. Yung walang excuses and then being very specific. Yung really, I think it's really humbling oneself and yung ipaparamdam mo talaga na sincere at kasi I think naman pag may ganyang mga nangyayari, madalas may nasasabi din yung ibang tao nakakasakit. Pero pag naghumingi ako ng tawad, I'm owning parang my part is, kung ano yung part ko, kung ano yung pagkakamali ko, na hindi ko na ibabato na ganito kasing ginawa mo, kaya naging ganito yung reaction ko eh. Pero yung, sa akin yung tamang pagsusorry, yung pag, aaminin ko talaga yung pagkakamali ko at hingi ako ng tawad and trying my, and i-assure ko yung tao na I'll do my best not to do it again. Mas ganito na yung gagawin ko next time. I'll try to be more understanding or I'll try to be more gentle or I'll do, yung parang gano'n, merong may solution na sinasabi din na ito na yung babaguhin ko dahil ganito yung naging pagkakamali ko. So sa start po, mahirap po talaga kasi parang may mali din naman siya eh. So, kasi naman ikaw eh, di ba? Oo eh. Pero so, sorry na, pero kasi naman kay ko, kaya sorry na, pero kasi naman, alam mo naman kanina, ginawa mo ito ganyan. Pero yung it's owning my fault and making sure that naparamdam ko talaga sa tao na nagkamali talaga ako at sincere ako. Yun po. Tapos sa start syempre mahirap ganyan. Pero kasi po after po kasing pag nagawa siya ng tama, na-realize ko ang ganda ng effect dun sa relationship kasi nare-restore talaga siya. Tapos yeah. The next time parang mas may openness, tapos at the same time, ang gaan sa pakaramdam kasi, ano, yung, alam mo lang, nag-obey ka nung pin-rump ka ng Holy Spirit at hindi, kasi minsan di po, di ba, pag pin-rump ka, parang, mamaya na lang, di ko pa feel. Mm-hmm. Pero sa akin, parang tutuhan ko rin po na pag sinabihan ka ng Holy Spirit, gawin mo na agad kasi yung moment na yun, importante yun. Eh. So parang, yun pinatututunan ko sa paghingi ng tawad. Exactly. Yeah. Thank you, Sister Faith. Yeah. How about the others? Meron pa ba kayong... So, sige na nga, sorry na nga, kasi naman ikaw eh. Kaya ako naman nagawa yun, kasi naman ikaw. May ganun ba? Or, kumbaga, no ifs, no buts. No, I'm sorry. Sincerely sorry. Humingi ako ng tawad sa'yo, nagkamali ako. Diba? So, marunong ba tayong humingi ng tawad sa anak natin? Or masyado tayong prideful dahil tayo yung parent? Di ba? Naalala ko lang, no? Yung dean namin, pinatawag ako sa office, na galit na galit sa akin. Sabi niya, I heard of this story, no? Sa isang student, na sinisiraan mo daw ako, blah, 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 ganda-ganda. Dami niya sinabi, masasakit na salita. Ako naman, shock na shock. Wala akong naiintindihan kahit isa sa sinasabi niya. No, tapos ang tanong ko lang, no, tapos na siyang magalit. Sabi ko, sino po ba yung nagsabi sa inyo na lahat ng sinabi niyo na pangit? Sabi ko ganun. Sabi niya, itong estudyante na to. Sabi ko, why don't we call her, yung student na yon? Di pinatawag yung student. Alam mo, sabi ng student, ay, hindi po siya. Hindi daw ako yung tinutukoy niya.
Sabi ko, bakit mo naman binanggit yung pangalan ko? Kasi yung pangalan ko, nandoon sa, dati kasi akong Psychological Society President. So nandoon sa bulletin board yung pangalan ko. Yun yung nabunot niyang pangalan sa isipan niya. At yun na naisabi niya. So galit na galit yung din namin. Biglang tumahimik. Pero ang sabi niya sa akin, sige, umalis ka na sa opisina ko. Hindi siya nag-sorry. Diba? Hindi siya nag-sorry kasi ganun siya ka-prideful dahil din siya. Diba? So, although obviously, nagkamali siya. Diba? So tayo, pagka ba nasa posisyon tayo, hindi na ba tayo nagsusorry? Kapag ba nasa authority tayo, hindi na tayo nagsusorry? Kumbaga, kahit parent ba tayo, hindi ba tayo nagsusorry sa anak natin na mali yung nasabi natin or nagawa natin? Or ba, kinorek tayo ng anak natin, sinabi ng anak natin, Daddy, Mommy, di ba mali yan? Diba? Nagsusorry ba tayo? Diba? So, how about you guys? Anong experience? Ako, oh, ikaw, go ahead. Sino yun? Tita Fe? Sino po yun? Okay, yeah. Okay, go ahead. Pagka may, sa akin lang yung pastor ha, sa buhay ko, kung mayroong nakasala sa akin, nag-regrieve ang Holy Spirit. Mm-hmm. Kung ako'y magdasal, I can feel so strongly na ang prayer ko ay hindi tinatanggap. Although, sabihin ko, halimbawa, in a case na ako ang sinaktan, hindi tumutuloy yung prayer ko sa Diyos. At na-feel ko so much ang grieving of the Holy Spirit. Mm-hmm. So, because unforgiveness is a roadblock to heaven. At saka, pag nag-grieve ang Holy Spirit, we have to do something para maalis yun. Maliberate tayo. Kasi kung hindi, walang prayer na makakarating sa heaven. So, ang nangyayari, ang ginagawa ko, I stop. Of course, nasasaktan ako. Napapaiyak ako kung minsan, ganyan. But, I make a prayer like this. Lord God, forgive me. Forgive him, whoever. Forgive us. Mm-hmm. And help us to obey you in forgiving each other. Ganyan, etc., etc. Mm-hmm. Change his heart. Change our hearts. If we need to change our hearts, by the power of the Holy Spirit, renew our minds. Mm-hmm. Give us new hearts that will please you. Ganyan. Tapos ma-feel ko, Pastor, yung parang everything, nagkakaroon ako ng buoyant spirit. Mm-hmm. At saka na-feel ko ng husto, ang acceptance ng Diyos sa aking prayers, sa aking pleas. At lilimutan ko, after I pray, I have that impression that God is pleased with me. Mm-hmm. And that whatever I ask of Him, sabi nga, the prayer of a righteous man is effective. It is powerful. And I feel the moving of the Holy Spirit. And He gives me wisdom what needs be done next. Ganon Pastor, ang sa akin. Nasasaktan ako at the start, pero I give it to the Lord. Tapos, pagka nag-pray na ako, I'm so much confident na wala na akong yung nasettle ko na with the Lord what I need to settle. And I feel so free. I'm happy. I have the joy na God will do the rest of it. And totoo talaga, Pastor, mayroon pang cases na 20 years. Ako'y nagdasal until God gave the answer. What is impressive in me is that after we have prayed, God will do the rest. He will give us freedom. He will bless us. He will accept whatever prayers we make. Amen. Ganun po ang ano ko. Thank you. That's nice. That's nice to hear po.
Yeah, in line din sinasabi ni Sister Faye, no? Sabi ng writer, I made a list of people I hurt. I found them and asked them to forgive me. I admitted my faults and made amends. Now, these steps healed me and freed me from my past and the charade of self-protection. No? Ito yung kanyang theory in practice. No? Meron na bang gumawa nito sa inyo? Or meron bang nagbabalak gumawa nito to list down the people na nasaktan mo and try to call them, text them, or visit them and, you know, simply ask for forgiveness. Uy, pasensya ka na. Sorry ka, sorry na dun sa nagawa ko. Sana mang mapatawad mo na ako, maging magkaibigan tayo ulit. Or parang hirap tayo. Or may mabigat sa ating puso. How about the others? Meron na ba? May naka-experience na ba ng ganito? Anybody? Pastor. Right po. Meron ding tao na hindi mo gusto mong kausapin siya, mag-usap kayo, pero ayaw, Pastor. Instead, magagalit pa. Mas lalo kang pagagalitan, mas lalo kang pagsabihan ng mga pangit na salita. In that case, hindi mo na siya talaga maharap, dasal na lang at iano mo sa Diyos na i-forgive mo siya. Ganyan. And then God smoothly. Opo, tama po dun. Yung sabi nga kanina, it's their loss. No? Kumbaga, may mga tao talaga na ayaw makipag-usap, ayaw kang patawarin, di ba? Eh, ang mahalaga, humingi ka ng tawad sa Panginoon at humingi ka ng tawad sa Kanya. Kumbaga, kung patawarin ka niya o hindi, nasa sa Kanya yun. Choice niya yun eh. Yun yung tinatawag na free will. Di ba? Pero dapat, huwag na tayo maapektuhan kasi settled na tayo sa Lord. Eh. O Lord, in-ramp mo ako. In-ramp ako ng Holy Spirit. Sinunod ko. Diba? Eh hindi niya ako pinatawad. Nasa kanya na yung bola. Wala na sa akin. Pwede na ako matulog naman. Yeah, pwede na ako. Yeah, pwede na po tayong matulog na mahimbing dahil ginawa na natin pinapagawa ni Lord. Ngayon siya ang hindi makakatulog dahil may bitterness sa puso niya. Hindi siya nagpapatawad. Kaya ngayon dapat iwasan natin, tanggalin natin yung bitterness sa puso natin. Minsan kasi yung mga hindi natin mapatawad na tao, mas masarap pa yung tulog nila kaysa sa atin dahil nga hindi tayo makapagpatawad. So, lagi nating naiisip yung ginawang mali sa atin. Di ba? So, dapat matuto tayo magpatawad. Oh. So, anything else you wanna add? Or you wanna ask sa ating pinag-uusapan? In regards to forgiveness kasi, when we ask for forgiveness sa Lord, hindi tayo pwedeng magmalaki kasi by grace lang, no? So that no one can boast about it. Diba? Kasi nga tayo, ang liwanag, sabi sa Romans 3.23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat tayo nagkamali, nagkasala, kailangan ng kapatawaran. And God is gracious na pinatawad tayo. So dapat ganun din daw attitude natin. Dapat gracious enough tayo na magpatawad din. Huwag tayo magtanim ng sama ng loob. So any more parang you wanna add sa ating pinag-uusapan or question you wanna ask? Slide siya, Pastor. Right. Right. Ano po kasi, yung sa forgiveness po kasi, as a Christian, Pastor, doon mo ma-assess na you are truly a Christian and the Holy Spirit isn't with you. Mm-hmm. Kung you are easily to forgive other person, like for example, nung naalala ko noon nag-away kami ng sister ko, na even na siya yung may kasalanan, but still parang order na mag-ano yung relationship namin kasi tulog kami na isa. Parang ako na po yung, sige na, ako na lang magpatawad para ano, para okay kami, para kinabukasan wala nang away, parang ganun po. So parang doon ko na realize po na
na yung paghingi ng tawad pala na hindi ka naman maaano, hindi ka naman kumbaga, hindi ka naman maaano humingi ka ng tawad sa lalo sa sister mo. Yung importante doon is yung parang yun sabi ni Sister Fina, Sister Faith na kinonvict ka ng Holy Spirit na and doon mo ma-assess talaga na oh, it's easily to forgive pala kasi yun nga sabi ni Lord kung finorgive mo ang isang tao, it's just like na finorgive ka rin ni Lord. It's your Lord Jesus. We're with the mouse. Parang doon po na-assess mo na ay truly nga pala totoong ni Holy Spirit, Christian ako kasi nga I'm easily to forgive. Parang ganun po. Amen. Thank you, Sister Darren. Magandang sinabi niya lang about the Holy Spirit. Pang pinram ka ng, ang tanong, so ikaw Christian, pinram ka ng Holy Spirit na magpatawad. Di ba? So sumunod ka naman. What about the others? No? Do you think pinapram ba sila ng Holy Spirit? Ba, unbeliever. Pinapram ba sila ng Holy Spirit na magpatawad? No? For sure, I think yes. The problem is hindi nila madinig yung Holy Spirit. 'Di ba? Bakit hindi madinig yung Holy Spirit? Kasi preoccupied sila ng maraming bagay. No, kaya hindi nila madinig ang boses ng Panginoon. And prayer and fasting is one of the magandang solusyon, magandang pamaraan para mas madinig natin yung Holy Spirit. Kasi the more you pray, the more you fast, the more mo naiintindihan kasi unattached ka no, sa mundo, the more mo siyang nadidinig, the more mo siyang parang naiintindihan na, oh, okay, Lord, sige, gagawin ko yung pinapagawa mo sa akin. No? Medyo tatamaan yung ego ko, pero sige, kasi ano ba naman ang ego kumpara sa ego na binaba mo, kumpara sa akin, di ba? Kumbaga, sige, makikinig po ako sa inyo. Yung ganun ka na, no? May ganun ka ng attitude. Di ba? Yeah. Thank you, Sister Darren. Anything else you want to ask, you want to add before we pray? Anything else? So sabi ng writer, in-encourage siya tayo na ang humility daw dapat maging lifestyle natin. Sabi niya, make a list of your wrongs and start making some phone calls or visits. Sabi niya, be humble. Admit you were wrong and ask people to forgive you. Wow. At nasabi niya, asking for forgiveness will not make you feel inferior. It will free you to fly higher and be the real you. Yun. Ipapalayain ka daw kapag natutukang magpatawad. Amen? So kalimutan mo na yung mga napanood mong telenovela na gumante. Kahit yung Mexican novela, di ba? Ganun din. Si Marimar, di ba? Oh, lahat ng Rosalinda, Marimar, napanood niya ba lahat sa mga yan? Yung mga lahat ng telenovela niya, lahat inapis eh. Tapos nagpaganda, yumaman, gumante. Diba? Ganun lahat ng tema. At click na click sa atin yan kasi lahat tayo merong bitterness sa heart. Gusto natin someday makagante. Itong tsahin ko na to sa mga sama ng loob ko dito. Kasi nung bata pa kami, naapi kami porque wala kaming Toblerone na hindi niya kami binibigyan. Mga ganun. Ano? Naka-deep-seated na yon sa puso mo. Hindi mo kami pinautang nung nangangailangan kami. Nasa hospital yung tatay ko. Mga ganun. So hanggang sa naging bitterness sa puso mo. And yet, darating sa tandaan mo ito, makakapunta ako sa Amerika. Tapos, pag mayaman na ako, di kita papansinin. Pag nagkasakit ka, di kita pautangin. So, ganun, oh, parang na-invite natin yung inapapanood natin ng mga bata tayo. Pero sa Biblia, kabaliktaran sinasabi. Magpatawad. No? Maging mapagmahal. Yeah. Pastor. Go ahead po. I remember a scripture. Apo. Sabi,
if your life is in conformity with the will of God, mm-hmm. He will make even the worst, your worst enemy, to befriend you. And so, in other words, ma-restore yung relationship ninyo, your, lalo na kung ikaw ay Christian, yung love mo sa kanya, ma-restore. Because you have obeyed the Lord. Amen. You know, and then the Lord will do the rest of it to make both of you happy. Amen. And thankful to God. Yeah, I agree, Tita Feno, no, as we end. Alam nyo, sa buhay Kristiyano, masaya kasi kung na magkasundo kayo. Diba? Halimbawa, kayo sa piging, pag tinitingnan ko kayo, parang magkakadugtong ang mga pusod nyo eh. Kung saan pumunta isa, punta rin doon. Hindi lang sa piging, ganun din sa mga youth. Diba? Ganun din sa mga dakila. Mga sabi nga sa Pinoy, magkautotang dila. Diba? Kasi parang lahat ng tao sa church, parang lahat magkakasundo. Kaya patok na patok yung halina at sama-sama. Di ba? Everybody's happy. Sabi nga, Christian life, kumbaya, everybody's happy. Walang masama doon. Napakasaya noon. In fact, yun ang gusto ng Panginoon. But, hindi doon matitis ang tunay na pagiging Kristiyano. Alam nyo ba yun? Ang testing ng tunay na pagiging Kristiyano, kapag na-offend ko si Aldrin, at pinatawad ako ni Aldrin, then tunay tayong Kristiyano. Kasi alam nyo ba, darating ang pagkakataon sa simbahan natin, may magkakatampuhan sa iyo. May magkakasamaan ng loob. O ngayon, pag may isa lumapit, pasensya ka na Brad, ha? Mali yung nasabi ko eh. At pinatawad, o sige, kalimutan na natin yun. Balik tayo sa dati. Halina't sama-sama tayo ulit. Di ba? Kumbaga, pag yun nalagpasan mo, then, tunay kang Kristiyano. Diba? Nagpapatawad ka, humihingi ka ng tawad. Sa ngayon, wala tayong problema. Diba? Everybody's happy, masaya kayo lahat. Eh what if kung may magkamali? Eh lahat naman tayo, prone magkamali, kahit naman ako eh. Diba? May nasabi ka hindi maganda, sumama ang loob sa'yo. O kaya, minasama yung ginawa mo, kinain mo yung tacos niya. Diba? So, halimbawa, anything na pwede mangyari. O kaya, nasiko mo sa basketball. O kaya, konti yung nilagay mong kanin. Mga simpleng ganun, pwede magkatampuhan ng mga tao. Diba? Tapos, humingi ng tawad sa'yo. Diba? At pinatawad mo. Then, Kristiyano tayo. Yun yung, yun yung ating magandang basihan. Di ba po? Anything else you wanna add? Ang tanong eh, pagka ba nagkatampuhan kayo, kaya mo ba magpatawad? Yan. Or kaya mo bang humingi ng tawad? Di ba? Hindi ba aabot dun sa ego na parang ikaw ay nagkamali, bahala sa buhay mo? Di ba? So, the best pa rin ang Kristiyano, marunong sa humility, humingi ng tawad, at magpatawad. Amen? So, kung wala na tayong idadagdag, meron pa? Meron ba kayong gustong idagdag? Tayo'y mananalangin na. So, we will go on with our prayer. So, as we pray, so we have here, you know, yung acts, no, ACTS, no, adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Pagkatapos, we will pray for the yung mga binanggit nyo na prayer request. Ngayon, pag hindi nabanggit dito, and then pinram kayo ng Holy Spirit to pray about it, meron tayong popcorn prayer. Just pray about it. Alright? So, as we conclude our first, no, yung day one ng ating prayer and fasting week, tayo'y manalangin. Alright? Ready na ba kayo? Sige, manalangin tayo. Hallelujah. Nakilang Ama sa langit, maraming salamat po. At patuloy po kayo na nagpapaalala, nagtuturo sa amin. Napakasugid niyo po na magturo kung ano yung tama at
mabuting pamumuhay para sa amin bilang Kristiyano. Isa nga po, Panginoon, sa natutunan namin ngayong gabi ay pagpapatawad or about forgiveness. Thank you, God, for teaching us how to forgive. Thank you, God, for teaching us to ask for forgiveness. And thank you, Lord God, for modeling us the word humility. Make us humble, make our hearts humble, Lord God. If there will come a time, Lord, that we will offend somebody, may we ask forgiveness, Lord God, right away. If there will be a time, Lord God, that somebody will offend us, may we, generous enough, Lord God, to give our forgiveness as you gave your forgiveness to us for our salvation, Lord God, for the forgiveness of our sins. Lord God, we just want to praise you, lift up your name today. We're doing this, Lord God, prayer and fasting week for you. We want to be connected more to you, Lord God. Yeah, we want to ask for forgiveness. Sa gabi na to, if there's anything, kumbaga, nasabi nyo, naisip nyo, o nagawa nyo na mali at hindi kaanya-anya sa Panginoon, bakit hindi tayo mingin ng tawad sa Kanya sa gabi na to? We'll give you 30 seconds to 60 seconds to ask for forgiveness from God. Manalangin tayo, mingi tayo ng tawad sa Panginoon. Let's use our mind and tell it to God kung ano man yung mali natin na gawa, naisip, o nasabi. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran mo, Panginoon. Lord God, we want to pray for the following, Lord God. Lord, we lift up to you, Daniel. Daniel Ruiz, Lord God, we just want to ask a favor from you, Lord God. May he find favor, Lord God, from his workplace, that his boss will give him Sundays for rest day so that he can join his family and to be in the church and learn more about you. Lord, we lift up to you, CJ. Was trying to find a new workplace, Lord God. Lord, we pray and we already receive, Lord God, by faith that you will give him a better workplace, a better job, a better opportunity, a better salary, and a better job na kung saan he'll be happier and contented, Lord God. And upgraded po, Panginoon. Thank you, Lord God, for comforting his heart, Lord God, and thank you, Lord God, for his attitude, Lord God, towards this incident, Lord God. You are showing, Lord God, humility, Lord God. Tinuturuan niyo po siya ng humility, and we are thankful for that, Lord God. Continue to bless him, Lord God, in Jesus' name. Lord, we also lift up to you si Brother Mando Gutierrez na meron po siyang problema sa kidney, Panginoon. Inadalangin namin, Panginoon, na you heal him ngayon, Panginoon. Hindi po maikli ang kamay mo, Panginoon. Heal Brother Mando, Lord God, as well as si Vivian Villaflor. We lift her up to you, Lord. Meron po siyang heart problem, Lord God, that we pray for may kabit yung kanyang pacemaker, Lord God, at mag-provide po kayo sa family nila, Panginoon, dahil mataas po yung kanilang bills, Panginoon, sa Philippine Heart Center. We just pray to you, Lord God, that you use this situation for them to get to know you more, Lord God. We lift up to you, Bob Di Giacomo, Panginoon, is suffering from dementia. We pray, Lord God, that if you're willing, Lord God, that you will prevent him dementia, you will bring him back to his normal state, Panginoon, at heal him, Lord God, and make use of this miracle, Lord God, for him to love you and to get to know more of you, Lord God.
We pray, Lord God, for the Anastasio family, kay Pastor Bert, Panginoon, kay Sister Minnie, sa Maranan family, Lord God, kay Pastor Cled, meron po silang ubo, headache, flu. We pray, Lord God, na kayo po ang magpagaling sa kanila at ipuin niyo po sila ngayon ng inyo pong healing touch, Lord God, in Jesus' name. Lord, we pray for Savior, kaibigan ni Brother Rick Isidro na biktima ng hit and run, na makalabas na po siya sa hospital, pagalingin niyo po siya, maka-claim siya, Panginoon, sa kanyang nag-hit and run sa kanya, Panginoon, at justice will be served, Lord God. We also pray, Lord God, for Sister Alice Adenbrook. Meron po siyang ALS, Panginoon, pagalingin niyo po siya, bigyan niyo po siya ng maayos na caregiver, Panginoon. At dalangin din namin, Panginoon, si ang aming District Superintendent, Greg Garman. We pray for good health and may he rest, Lord God, sa kanyang vacation. We lift up to you, Leonila Lopez, orbital lymphoma po, Panginoon, ang problema ni Nanay, Panginoon. We pray na sana po ay hipuin niyo po siya at paggalingin niyo rin po siya. Lord, we lift up to you also yung anak ni Brother John, si Patrick Noel, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo. Lord, we want to see a miracle. We want to see him attending our church and testifying that he's been healed in Jesus' name, Lord God. Lord God, we also lift up to you si Nathan Kema, yung anak ni Pastor Dondi, Panginoon, ng complete healing in Jesus' name. We pray, Lord God, for Sister Minnie to pass the chemical safety inspection of Arlita High School on January 17 na maging maayos po yung inspection na yon. We pray, Lord God, for Joshua Guerrero na makuha niya na po yung mga documents niya, magkaroon po siya ng maayos at magandang trabaho and a nice place to stay, Panginoon. We pray, Lord God, for Tita Fe Dumok na ma-waive yung kanyang traffic violation sa pag-protest niya, Panginoon, pagpunta niya sa court, Panginoon. We pray for Brian Rhodes, Panginoon, sa pamilya niya, kay Sister Belinda, sa kanyang mga anak, kanyang mga kamag-anak, Panginoon. We pray for comfort for his family, for his passing, Lord God, and may you welcome him in your kingdom, Lord God, open arms. We pray, Lord God, kay Maynor, nagkaroon ng car accident, napigyan niyo po siya ng bagong kotse para po sa kanyang trabaho. We pray, Lord God, for JB, na bigyan niyo po ng healing ang kanyang marriage, Panginoon, at kayo po ang mag-ayos, Panginoon, ng kanilang relasyon. At makita rin po namin ang kanyang asawa sa simbahan at patuloy niyo po na i-restore, Panginoon, ang kinukuha pilit ng kaaway. Pero pag nasa inyo po, naniniwala kami, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang magbabalik nilang lahat ng ito. Inaanyayahan ko ang kahit sino na ace magkaroon ng panalangin, you are prompted by the Holy Spirit, you think of something, you wanna pray for someone or anything, just this is our popcorn prayer time, just pray about it and just unmute yourself. Okay, ako po, Pastor, may isang co-worker, yung wife niya may foot problems, hindi makatayo, laging namamaga. Yung ankle niya, it's always swollen and walang makitang dahilan kung bakit. And so she's always having a hard time with her mobility. Actually, pinagpray ko na rin mo siya before, but then it keeps on recurring. What's her name? Kay Boyle. Sige, panalangin natin si Kale. Lord God, naniniwala kami, Lord God, that whatever the science can cannot explain, Lord God, whatever the doctor cannot see, but you are the creator of heaven and earth. You know our anatomy, Lord God. Nakikita mo si Kay ngayon, Lord God. You know her suffering. We pray, Lord, that you touch her foot, Lord God, right now. We pray
that it will be a miracle na nothing will, parang as if nothing happens, Lord God, that ibabalik mo sa normal state yung kanyang paa, Panginoon. We cast away any plans of the enemy or kung yun man, Panginoon, ay binigay sa kanya. Lord God, we cast away, Panginoon, and sinasaway namin, Panginoon, ang enemy, Panginoon. We pray, Lord God, for complete healing in the mighty name of Jesus, Lord God. Whatever reason, ano man yung pinagmumulan ng Panginoon, or kung merong infection or anything, Panginoon, we pray, Lord God, na maklear lahat yun in Jesus' mighty name. Amen. Just unmute yourself and continue to pray if there's anything you want to pray for or somebody you want to pray for. We're doing our popcorn thing. Ako po, Pastor. Ma'am, Lord, maraming salamat po sa lahat po ng biyaya po na natanggap. Hindi lang po para sa akin, kundi para po sa ating lahat. Lord, gusto lang po ipagdasal po ang lahat po ng mga empleyadong naapektuhan po ng mass layoffs po, especially po yung mga employees po na lahat po na employees sa may, around sa na may company po sa San Francisco. So, alam ko po, Lord, simula pa lang po nung sa Twitter na marami pa po na nagkaroon ng layoffs, mass layoffs sa mga empleyado po. We pray po, Lord, na mabigyan din po sila ng magandang opportunity din po at hindi din po sila mababayaan, Lord, as they find a new job. And we know po, Lord, na mabibigyan niyo po do not just me na ng bagong job, ng magandang job opportunity, Lord, but also for them also to have a new company, Lord, na mas buti din po para sa, not just for them but also for their families, Lord. So this is in Jesus' name. Amen. Amen. Anybody else? Heavenly Father, Lord God, today is the first day of our prayer and fasting, Lord. We pray for our church. We pray for each member, each attendee, each leader, Lord God, our pastors and the board, Lord. May everybody have that passion, oh Lord God, and commitment, Lord God, to just be sensitive in hearing you, Lord, Holy Spirit. May you give us the anointing and the discipline, Lord, the spiritual discipline, Lord God, to go through this, Lord God. May you give us the discernment, O Lord God, and wisdom on what to do, Lord God, for your glory, Lord God, and the work that we do for your ministry as well, Lord Jesus. Mm-hmm. Lord, may you protect everybody, Lord God. Keep us away from harm, from accidents, especially this rainy season, Lord God. Mm-hmm. Keep us away from any illnesses and disease, Lord. Yes. Pray for your divine protection upon everybody and your blessing, Lord God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Mm-hmm. Lord, we remember in our prayers si Naomi, anak ni Christina, Panginoon. Thank you for healing her. Lord God, medyo hindi pa rin completely 100% siya. We pray, Lord God, that you completely heal her, Lord God, and she'll be okay na, Panginoon. At, we just thank you for your healing touch, Lord God, as we prayed for her last week, Lord God. Thank you, Jesus. Amen. Lord, we pray for those who had been affected by the typhoon. Some areas of California had been flooded. Lord, meron din pong mga naapektuhan talaga. And Father, we pray that you will bring comfort to those who had been affected by this typhoon. Lord, this has been the first time that had happened, Lord, according to the news. But we pray, O Lord, that this may be a time that people will see na tuninga, Panginoon. We are living in a different season, O God. Your time is coming, and Lord, we pray that you will just prepare the hearts of your people, especially the unbelievers, Panginoon, to really believe, to obey, and to trust in you. May this be a time, Panginoon, na makita namin na, Panginoon, your time
is coming soon, and you just make us obedient, make us fruitful, Panginoon, sa mga gawain na dapat pong makita bilang mga anak mo. Give us the strength, Lord. May we continue to dwell in the Word. May we be filled with the power of the Holy Spirit. May we be prayerful, Panginoon, at all times. Tulungan mo kami, Panginoon, to just really apply all this discipline, the prayer, the fasting, even the acts of kindness, Panginoon, na nakikita sa isang believer, Panginoon. It's only by your grace that we can do all these things, through your power, through the power of the Holy Spirit working in us. Panginoon, gawin niyo po kami matatag, na hindi po kami masway when typhoon comes in our lives, but we will continue to trust in you, knowing, oh God, that you are with us. Hindi niyo po kami iniiwan at hindi niyo po kami pinababayaan. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. God, we just pray for all the people who are driving in the streets for the next 2 days, where the rain will continue to fall down. God, I just pray that with the systems for the flooding would just work itself out, Lord, and that the waters would die down, Lord. God, I just pray for everybody who's driving in our church and the people we know and love. God, that you would just continue to protect them, that you would surround them with a hedge of protection, God, and that you would just give them clarity in their eyes and focus as they're driving, Lord, and the people around them as well would be focused, God, as they drive in this season. God, I just pray that you would continue to protect us and guide us and make our sight of vision clear as we drive. Amen. Amen. Father, in spite of all the bad things that we see around us, in terms of rain pouring really hard, we thank you for the rain, because we understand that we are having a multi-year drought. And a lot of people have been praying for rain. And this is your answer, Lord. We always worry about the water levels going really low. And a lot of towns, such as Arizona, they don't even have potable water because the wells have run dry. Father, we thank you, because in spite of all the bad things that we perceive because the rain has been falling really hard, we should also see the blessings that you have been providing us. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, thank you, Lord God, for this night, for our day one. Thank you, Lord God, for teaching us a lot of things, Lord God, especially spiritual discipline of prayer and fasting, Lord God. May we continue this until day five, Lord God. May we not think about day 3, 4, 5, but we may only focus on day 2 tomorrow. As we have this journey with you, Lord God, may we enjoy this adventure with you, Lord God. Teach us a lot of things about prayer and fasting, and may we hear your words clearer and louder, Lord God, as we pray and fast to you, as we reconnect to you. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good evening, guys. So, amen. Picture, picture. Picture, picture tayo. Ayan. Picture, 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 picture. All right, all right. Okay. Kompleto na ba tayo? Okay.
Hi, Sister LB. All right, guys. Smile. 1, 2, 3, and smile. There you go. God bless you. See you tomorrow. Night. Happy prayer and fasting. Good night. Bye, Nathan. Bye, Nathan. God bless you. Bye, Nathan.